Magdadalawang araw na sa Batangas Port ang ilan sa mahigit 600 stranded na pasahero dahil sa masungit na panahong dala ng bagyong Usman. Pero higit pa sa pagkabagot at nasasayang na oras ang pinoproblema nila. Gatos. Oo, mahal yung bilihin dito. Tapos, mahirap yung tulugan. Mahal yung pagkain. Kasi yung tulugan dito na kayo nagpalipo sila. Sa kabila ng tinitiis nilang kalbaryo sa pier, marami sa kanila ang di pa rin nawawala ng pag-asang makapagbagong taon sa kani-kanilang tahanan. Sa labas ng pier, mahaba rin ang pila ng mga stranded na truck na papuntang Romblon at Visayas, di tulad sa Batangas Port. Ang mga pasahero sa Tabaco Port binigyan ng libreng pagkain. Sa Matlog Port na rin nagpalipas ng gabi ang ilang stranded na pasahero. Sa dami ng mga bus at sasakyang di muna makakabiyahe, nagmistulang paradahan ang palengke at bahagi ng Maharlika Highway. Mahaba na rin ang pila ng mga sasakyan papuntang San Ricardo Pier sa Southern Leyte. Sa Allen Port sa Northern Samar, kung saan damang-dama na ang hagupit ng bagyong Usman, naubusan na rin ang budget para sa pagkain ng ilang pasahero. Pangangailangan namin po pagkain kasi wala na po kaming sapat na budget. Hindi po namin alam kung hanggang kailan kami dito. Ito pa nga, hindi pa nga kami nananghalian ngayon. Kansilado rin ang biyahe ng mga sasakyang pandagat sa Iloilo, na isa rin sa mga direktang daraanan ng sentro ng bagyo. Karamihan sa mga stranded na pasahero kahapon pa nagbabaka sakaling makasakay at makauwi. Ayon sa Department of Transportation na sa 19 na pantalan sa bansa ang tigil operasyon muna dahil sa bagyo. Sa pinakahuli namang tala ng Philippine Coast Guard, mahigit 20,000 na ang mga pasaherong stranded sa mga pantalan. Stranded din ang mahigit 1,000 at 700 rolling cargo, mahigit 100 vessel at mahigit 20 motor bangka. Mike Salazar, Nakatutok, 24 Horas.